Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa umaga pong ito ay meron na naman po tayong panibagong topic na pag-uusapan. Isang napakahalagang bagay po na dapat ninyo pong malaman sa inyo pong pagpapagawa ng inyo pong pangarap na tahanan. So kung kayo po ay meron ng plano, meron na pong budget, malamang ngayon po inyo pong pinag-iisipan kung saan po ba mas makakatipid. Sa arawan, sa pakyawan, o maaring sa kontraktor. So sa umaga pong ito, ating pong pag-uusapan ay ang tungkol sa arawan at tungkol sa pakyawan. So hindi po natin madidiscuss yung tungkol po sa kontraktor kasi tayo po ay hindi kontraktor. Tayo po ay isang manggagawang arawan. Tayo rin po ay isang manggagawang pakyawan. So, dun po sa nagtatanong, ano ba ang pagkakaiba ng kontraktor? Yung mga kontraktor po ay sila po yung mga engineer at mga architect. Sila po yung may mga opisina. Ayan po, sila po yung masasabi nating mga professional. So, although may mga idea naman po tayo tungkol sa proseso ng ginagawa ng mga kontraktor natin, no, pero hindi po tayo pwedeng makapagbigay ng mga kaalaman tungkol sa bagay na yon kasi wala po tayo sa lugar, no? Hindi po tayo ang karapat-dapat na mag-share ng mga ganong kaalaman kasi hindi po natin din ngayon yun. Para bang isang nagbibigay payo tungkol sa paano ba mapapalago o mapapatagumpay o mapapahaba ang inyong love life. Para pong ganun, no? Magbibigay tayo ng payo. May isang kaibigan hihingi ng payo, tapos pag binigyan mo ng payo tungkol sa kung paano ba mapapahaba ang love life, tapos sabay biglang tatanungin niya sa'yo, eh ba't wala kang jowa? Ang una pong advantage ng pagpapatrabaho po ng arawan, unang-una po ay kontrolado po ninyo ang budget. Yan po, napakahalaga po no na nami-minimize nyo po ang gastos, no? Anytime na gusto nyong magkaroon kayo ng accounting, yun malalaman nyo kaagad kasi kontrolado nyo po yung budget. Ang pangalawa pong advantage ng pagpapatrabaho sa arawan ay hindi nyo po kailangang maglabas agad ng napakalaking pera. No, kung ano lang po ang order nila na materialis, yun lang po ang inyong bibilhin. Kung magkano lang po ang kanilang sweldo sa ganitong araw o sa ganitong linggo, yun lang, ganun lang kalaki ang perang inyong gagastusin. Na advantage ng pagpapatrabaho sa arawan ay kontrolado nyo yung rate. Kayo po ang magbibigay ng rate kung ano pong mapagkakasanduan nyo po ng gagawa, no? Kontrolado nyo po yun. Anytime po na hindi nyo po magustuhan ng kanyang trabaho o anytime po na kinulang po kayo ng budget, pwede na pong patigilin, no? Pwede na pong sabihin natin na tatawagan na lang ulit po sila kapag kami budget na. So malaking bagay po, very flexible po ang inyong budget, no? Pwede nyo pong magbawas kayo ng tao pag medyo kinukulang na yung budget. Pwede pong magdagdag kayo kung sa tingin nyo kailangang madaliin at meron pa kayong budget. So, yan po ang advantage. Ito naman po yung mga disadvantage nyan. Ang una-una po nyan, base po sa aming karanasan, yan po, ay isa sa inireklamo ng may-ari, very stressful. So, paano po nating nasasabing very stressful? Kasi po, pag kayo po ang nagpapatrabaho ng trabahong arawan, kailangan nyo po yung bantayan. Anytime na may kailangan sila, tatawagin po kayo, no? Anytime po na may i-order sila sa hardware, may bibiling materialis, mayat maya po kayong tatawagin. Every time po na may tatanungin tungkol sa detalye ng inyong pinapagawa, tatawagin po kayo niyan. Kung kayo po ay walang knowledge sa pagpapakonstruksyon, isang malaking bagay din po yan. Kasi paano nyo po malalaman kung tama ba ang kanilang ginagawa? Paano nyo po ba malalaman kung
kung may natatapos ba sila. Kasi gawa nga po nung kayo ay walang knowledge sa construction. So, nag-iisip ka ng ano kaya, may natatapos kaya sila. Magiging malaking problema po ito, no? Kung yung manggagawa mo ay hindi na nagtatrabaho ng maayos, pinatatagal ang gawa. May mga trabaho minsan na kayang tapusin naman ng isang linggo, no? Ang ginagawa ng iba, pinapatagal. Lalong-lalo na po kung wala pong mapapasukan. Hindi ko naman po nilalahat, no? Hindi ko po siya nilalahat. Marami pong mga manggagawa tayo na maayos magtrabaho. Pero may aminin natin at hindi, may manggagawa rin na ganun, pinatatagal ang gawa. So malaking problema din po 'yon, no? Tapos ang isa pa po sa madalas naming na-encounter, no, na disadvantage ng pagkuha ng arawang manggagawa ay anytime pwede po siyang umalis. Anytime na magustuhan niya, pwede siyang lumipat, iiwan ang trabaho. So malaking bagay din po 'yon kasi halimbawa po, kapag ang gagawa natin ay meron siyang hindi nagustuhan o may nag-offer sa kanya ng mas mataas na sweldo, dahil nga po na siya ay arawan, aalis po yan, iiwan niya yung trabaho natin. So malaking bagay din po yun kasi once na nagpapalit-palit tayo ng tao, ang isa sa disadvantage ng pagpapalit-palit ng tao, lalong-lalo na po sa mga layout, sa mga preparasyon. Ang halimbawa po nito, halimbawa kung naglalatag na po ng tiles, tapos yung ating tile setter po ay biglang umalis. Asahan natin yung susunod na papalit diyan, bago niya latagan 'yan, ili-layout niya ulit 'yan kasi hindi siya sigurado kung nakalibel po ba yung unang gawa. Ang gagawin niyan, ililibel niya ulit 'yan. So ibig sabihin, imbis na magtuloy na sa gawa, babalik ulit yan, parang halos babalik ulit sa simula kasi kailangan niya ulit i-layout yan kasi bago niya latagan yan ng tiles, sisiguraduhin niya muna na ang sinusundan niyang gawa ay nasa tama. So lalo lang pong tatagal. Kaya isa rin po yan sa disadvantage ng pagpapatrabaho ng arawan, yung anytime ay pwede kanyang iwanan, no, sa iba. Pero teka lang po, meron pa po tayong mga bagay na isi-share sa inyo. Maraming mga bagay na hindi sila sinasabi. No? Pero dapat po ninyo itong malaman. Sa pagpapatrabaho po ng arawan, dapat po nating iisipin, no, ang mga halimbawa po, scaffolds, mga ladder, ayan po, yung mga power tools, halimbawa po ng impact drill, yan, mga grinder, mga barena, power saw, speed cutter, yung pamputol po ng bakal. Yan po, pag kayo po ay nagpapatrabaho ng arawan, sagot nyo po yun, no? Ang tanging sagot lang po ng trabahador na arawan ay ang kanilang mga personal tools, no, yung tools nila sa paggawa, yun lang ang kanilang sagot. Pero po yung mga power tools, ang may-ari po ang magpo-provide nun. Ang isa po sa advantage ng pagtatrabaho ng pakyawan ay mabilis. Opo, mabilis po talaga pagpakyawan. Kasi po, kaya po nila binibilisan yun kasi habang ang project ay mabilis nilang natatapos, lalaki din po ang kanilang kita. Halimbawa po, kung ang kontrata nila ay ganito, tapos pinilisan po nila ng paggawa, no, na dapat tatapusin nila ng isang buwan, natapos nila ng dalawang linggo o tatlong linggo. So yung isang linggo po na yon, kita na po nila yon. Kaya yan po ang isa sa advantage nung pagpapatrabaho ng pakyawan. Pangalawa po, no, hindi mo na kailangan silang bantayan. Kasi once na naibigay mo na yung detalye, gagawin na nila yon, kukunin mo na lang yung order nila ng materyales, no, tapos bibigyan mo na lang sila ng schedule kung kailan nila matatapos, gagawin nila yon. So dadako na po tayo sa disadvantage po ng pagpapatrabaho po sa pakyawan, no? Kasi po sa pakyawan talaga,
yung involved na pera dyan, sa simula pa lang, papasok na po dyan agad yung trust issue. No, kaya nga, lagi po nating sinasuggest na dapat po, ang makukuha po ninyo na trabahador, lalong-lalo na po sa Pacquiao, ay una, kilala nyo. Ipinakilala sa inyo ng kaibigan. Yan po. Ipinakilala sa inyo ng kamag-anak. No, yung tipong mapagkakatiwalaan nyo kasi, ang mangyayari dyan, pagka once na nagkasundo kayo sa trabaho, alam mo na yung magiging quality ng trabaho niya kasi hindi mo na nga siya babantayan eh. No? Tapos pangalawa, ang mangyayari niyan, pag nagkasundo na kayo sa gagawin, kukuha, hihingi na po yan ng down payment. So ngayon, paano pong makakapagbigay kayo ng down payment kung kayo po ay hindi magtitiwala? So malaking factor po dyan yung trust issue. Ang tanong, kaya mo bang magtiwala? Kung hindi mo makilala yung gumagawa, ay ang mangyayari niyan, hindi ka sigurado kung maayos ba siyang magtrabaho. Tapos minsan sa sobra pong pagmamadali, kino-shortcut ang trabaho. Ayan po. Yan po yan sa isa sa mga disadvantage yan. Kaya malaking factor po na dapat kilala nyo. Dapat nakita nyo po yung mga dati niyang ginawan. Nakita nyo po yung dati niyang trabaho. Ayan po. Kasi malaking factor po yan dyan sa ano kasi talagang mamadaliin po niya yan. Pero marami pong mga namamakyawan na kahit minamadali po ang trabaho ay nagagawa po ng maayos. Nagagawa ng tama. No? Kaya malaking bagay po na dapat kilala nyo po ang namamakyaw. No? May background po kayo ng kanyang mga gawa. Ayan po. Tapos ang pangatlo po niyan, ang isa po sa disadvantage niyan, malaki ang chance po na mag-overbali. Yan po yung sinasabi ng iba na konti na lang ang natitira ng budget o ng pera na kanilang pinakyaw, pero ang laki pa po ng gagawin. Malaki po ang chance kung hindi po natin alam kung paano natin magagawa ng paraan yan, malaki ang chance po niya na magkaroon tayo ng overbali. So may tip po ako na ibibigay sa inyo para hindi po mangyari yung mga ganyang mga bagay, no? Na narinig niyo na po yung advantage at saka yung mga disadvantage both arawan at ng pakyawan, no? Ngayon po ay bibigay ko sa inyo ang tip, no? Unang-una po sa payment. Pag kayo po ay nagkasundo na sa kontrata, magsisimula na pong gumawa, yung namamakyawan po ay kukuha po yan ng down payment. Ang down payment po niyan is from 20 to 30% sa kabuuan ng kontrata. Sa mobilization po yun, kukuha po yan. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, doon po muli papasok ang trust issue niyan. No? Hindi naman po natin masisisi din yung iba, lalo kung hindi po natin siya kilala. No? Meron po yung sabi na pagdududa. May nagawan po ako niyan dati. Ang ginawa po sa amin, nung kami po ay kukuha na po ng down payment, bago niya po binigay yung down payment, sabi niya, pwede ba na kapag nakapagsimula na kayo magtrabaho? So, sabi ko, okay, di naman. So, sige po, sabi ko, pag nagsimula na po kami magtrabaho, kukuha na po kami ng down payment. Kaya, hindi rin po natin sila masisisi kasi lalong-lalo na nga po, kung hindi po kayo kakilala. Ayan, sige, sabi ko, kung pag nakapagsimula na kami magtrabaho, saka po kinuha yung down payment. So, pwede nyo pong gawin yon, ipakiusap nyo lang sa gagawa. Mapag-uusapan yon, mapagkakasunduan yon. Tapos, isa pa po, yung next bill. No? Sa next bill po, halimbawa, maniningil na naman po ulit si yung namamakyawan. Ang sistema po nyan, no? Pwede po natin gamitin yung ginagawa po ng mga contractor, yung tinatawag nilang progress billing. Yan. Makikita po ninyo yan kung ilang porsyento na po yung kanilang natatapos sa project. No, may estimate nyo po yun. So kung sa tingin nyo naka 40% sila o 30%, o yun nga po, kung ilang percent po ang kanilang natatapos, yun lang po ang iaano nyo sa kanila, yun lang po ang inyo pong ibabayad.
no? Although may mga time minsan mag-a-advance, pwede naman po siguro mag-advance, konsiderasyon na lang po sa gumagawa, pero huwag niyo pong ibibigyan ng advance na napakalaki, kasi kagaya nga po nung napag-usapan, pag advance ng advance, bali ng bali, malaki po ang chance ng overbilling, no? Kasi pag yan po, nag-overbilling na yan, nag-overbali na po yan, ay baka po mawala na ng gana o sa tingin niya malulugi na siya, iiwan na po ang project. So malaking bagay po yon na dapat ma-overcome natin yun kung paano natin ma-handle ang overbali. Ito pa po ang isa sa hindi nila madalas sinasabi, no? Maraming pong nagsasabi na wala daw kasulatan ang trabahong pakyawan. Hindi po, mali po. Pwede pong gawan kahit hindi po contractor yan, kahit namamakyaw lang po yan, pwede po yung gawan ng kasulatan. Gumawa po kayo ng kontrata, ilalagay nyo po doon yung unang-una kung saang lugar kayo gagawa, address, pangalan ng may-ari, pangalan ng gagawa, yung ilalagay nyo po doon yung presyo ng inyong pagpapagawa, kung magkano napag-usapan nyo, nakalagay po yan doon. Pipirmahan po ng ano yan, pipirmahan po ng may-ari, pipirmahan din po yan ang gagawa. Tapos isa pa po sa napakahalagang bagay na isusulat nyo po doon sa inyong kontratang gagawin, dapat po naka-specify po doon kung ano ang scope of works. Yan, mga quantities, yung area, yung finish. Ayan po yan, nakalagay po yan dyan. Dapat detalyado po yun. Hindi po basta-basta na sasabing gagawin lang yung buong bahay na ganito. Dapat po ay naka-ano yun, nakalagay po doon ang scope of works. Naka-itemized na yung basta lahat ng bagay po doon ng detalye ng pagpapagawa ay dapat po nakaano yun doon, nakasulat. So ganun po, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Dalangin ko po na ang videong ito ay nakatulong sa inyo. Dalangin ko po ngayon, alam nyo na po kung saan kayo makakatipid. Malaki po ang matitipid sa arawan, pero very stressful, no? Mabilis po ang pagpapatrabaho sa pakyawan, no? Kaya lang po, yun nga po, may mga disadvantages din po. So dalangin ko po na ang videong ito ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman, nakapagdulot po sa inyo ng inspirasyon. Sa muli po, maraming salamat. Ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.